Hi guys, good morning. It's May 3, Friday, May 3, 2019. Ngayon magluluto ako ng pagkain tanghalian ng mga anak ko. Magluluto ako ng chicken, fried chicken. At saka banana turon for my kids. Gawin ko muna itong lumpia para tanggalin isa-isa para hindi magdidikit-dikit. Kagigisin ko lang para mamaya work na naman ulit. Yan na muna. Tapos, anuhin ko muna itong saging. Babalatan ko muna itong saging. Prepare ko muna ito. Tsaka yung chicken mamaya. Kasi maaga pa naman. Ngayon, alas 10:30 pa lang. Ata ng umaga. Gagawa ko ng banana turon. Tignan mo yung saging namin guys. Ito lang talaga ang available dito sa Spain. Kaya kakain kami ng parang Filipino food. Turon sa Pilipinas. Binabalot siya ng ganito. Lumpia wrapper. Yung taste niya kagaya lang din sa atin. Nung pangalan ng ano sa atin, saging. Saging saba. Pare-pareho lang ang ano niya. Ang lasa. Gumagawa pala ako ng 6 na piraso. Siguro mga nasa ano, bawat isa ang magagawa niya ay size 6 din. Marami-marami din to para sa mga anak ko. Kasi na siguro sila. Ang laki, no? Parang higanti lang. Ito yung ginagawa ko pag yung pasok ko alas hapon pa. Magluluto muna ako para sa pananghalian ng mga anak ko. Kasi darating mamaya alas 2 galing sa school. May makain na sila pagdating. Tapos ako alis, alas 3 dito, ang umpisa ng work ko alas 4. Ganun ang nanay. Talagang ready, ready yung pananghalian ng mga anak. Ganito siya. Yung isa, dipindi kasi sa laki minsan. Dalawahin ko lang. Ganyan. Dessert nila pagkatapos ng kain. Kagigising ko lang pala guys. Pagod sa trabaho. Pero ganun talaga ang buhay ng abroad. Kailangan mong i-adjust yung oras. Kasi minsan pang umaga ko, hindi wala na akong time magluto. Ngayon meron akong time kasi alas 4 pa yung pasok ko hanggang alas 12 ng gabi. Yung dalawa kong maliliit nag-aaral eh, yung isa ko nandito pa natutulog kasi may pasok din siya may alas 3.
Ganito talaga ang buhay ng abroad. Minsan hindi na kami magkikita ang mag-iina. Kasi siya minsan papasok sa umaga, ako papa, ano, pagpasok niya ng umaga, ako tulog. Tapos pagdating niya, ako wala pa nandun pa sa trabaho. Natutulog na siya. Pagdating ko, hindi na kami magkikita dito. Minsanan lang talaga. Yun ang talagang sakripisyo sa abroad. Yun. Isa na lang. Gagawan ko sila ng turon sa Bisaya. Yan. Okay na. Tapos, ibabalot ko siya isa-isa. Ganyan. Teka, kukuha ko na. Plato. Lagyan ng mga binabalot. Yan, ganyan. Whoops. Ganyan. Binabalot ko siya isa-isa. Lagyan ko ng asukal. Kunting asukal. Para matamis yung loob. Masarap to paglagyan sana ng ano, yung langka sa atin. Dito wala ang langka. Ayun na lang ang gagawin ko. Binabalot ko siya ng ganyan. Yan. Yan ang kinalabasan. Tapos ipiprito. Ganyan. Asukal. Lagyan ko siya ng asukal kasi ano eh, medyo matabang konti itong saging na to, pero pwede namang hindi lagyan, pero para sa akin, lagyan ko lang ng konti para manuot yung ano niya, yung sarap niya sa loob. Gawin ko muna to, pero mamaya ko pa to iprito pagkatapos ko na gawin yung chicken. May time pa naman. Preparar ko lang ito. Tapos, imarinate ko din yung chicken. Siguro, iluluto ko yan alas 12. Imarinate ko ng siguro mga 1 hour. Tapos, maglinis-linis kunti. Manupi. Ang daming tubiin. Ito ang nanay. Pag may time. Hanggang sa matapos. Pasensya guys, minsan kasi mabubulbulol ako sa Tagalog kasi Bisaya kasi ako. Ano, mga Bisaya. Pero mas maganda yung Tagalog kasi para maintindihan sa lahat. Tagalog yung gamit natin ngayon. Teka, ilagay ko ito. Para makita nyo yung kinalabasan ng ko. O nga guys, taga Cebu pala ako. Probinsya ng Cebu. Ako, kami. Kami ng asawa ko, tapos bueno, nandito kami sa Spain ngayon. Nagtatrabaho. Nandito na din yung mga anak ko lahat. Kinuha ko na. Kasi ang hirap pag
malayo, malayo sila sa amin. Mga lumalaki na, nagsilakihan, tapos wala kami sa piling nila. Sinakripisyo ko talagang kunin sila lahat para magkasama-sama. Para buo yung pamilya. Para din araw-araw makikita ko sila. Boy, no? Nagtitiis din kami siguro ng asawa ko siguro mga nasa 4 na taon na nandito kami lang. Kami lang dalawa, tapos meron akong isang, yun ang bunso ko, dito ko na pinanganak. Naging 3 kami. Napagpasya kung kunin na lang sila, ang kapatid nilang naiwan doon. Para magkasama-sama na kami dito lahat. Nawa ng Diyos, nandito na sila lahat, kami. Nakikita ko na sila araw-araw. Yun nga lang, maraming obligasyon pero kailangan gawin talaga yung mga gawaing bahay. Pagod ko sa trabaho pero kailangan mo talagang gawa ng paraan na kahit pagod sa trabaho, bigyan mo talaga ng time yung mga gawain. Kasi ganun talaga. Wala kang katulong dito. Wala kang katulong kasi tayo ang katulong doon sa mga amo natin. Di ba? Ganun ang life ng abroad. Tiyaga at ano lang. Tiyaga at sakripisyo ang katapat. Oo nga pala guys, bago lang ako sa vlogs. At hanggang ngayon, nag-aaral pa kung paano gawin. Pasensya na, hindi pa ako marunong mag-edit. Pero matutunan ko din yan balang araw. I-try kong tingnan doon sa mga kung paano talaga yung gawin. Kasi sa ngayon, parang estudyante pa ako at bumalik ako sa pag-aaral kung paano gawin talaga yung vlogs. Pasensya na. Yung mga na-upload ko pala guys na videos, ano yun? Sari-sari yun. Minsan, naglalakad ako papuntang trabaho. Pero yung team ko talaga sa pagbablogs is para sa buong pamilya. Para sa buong pamilya. At minsan, kakain din kami, ganyan. Hindi talaga parang mix. Ngayon, ginagawa ko lang tong postre. Ang tawag dito sa Spain is postre. Parang yung dessert sa atin ang pangalan. Pagkatapos ng kain, may merienda. May merienda sila. Ayun, marami-rami din to. O nga pala guys, itong saging na to, nabili ko kahapon doon sa Asian store. Magkano ang abang kilo nito? 2? Parang 250 euro ata ang kilo nito. 250 at ang kilo. Siguro nasa kasi siguro aabot to ng ano kasi 2 kilos. Kasi 6 ang lalaki.
Ayan. Malapit na matapos, guys. Ihanda ko lang to. Tapos mamaya ko na pipirutuhin. Ayan. Ganyan lang. Pagkain bahay. Tapos minsan magluluto din ako ng gulay. Kung may time ako, kung papasok ako sa tanghali, ayan, may time ako magluluto. Sishare ko din sa inyo kung paano. Yung pagkain bahay lang. Na simpleng, ano lang, simpleng lutuan. Ayan. Ayan. O nga pala guys, minsan naiilang akong magawa ng video kasi kumunga bago lang. Hindi ko pa alam kung anong sasabihin. Parang estudyante pa lang. Kumbaga, pasensya na. Yan. Kunti na lang. Matatapos na din tayo. Yan. Maingay guys sa labas. Pasensya na. Mamaya ipapakita ko sa inyo din kung paano ko i-marinate, kung anong lagay ko sa chicken, fried chicken ko para yung parang dyan. Yung sekreto ko. Sekreto. Hindi, wala namang sekreto. Yung templa ko. Yung templang bahay lang. Templang bahay. Lagyan ko siya ng kunting asukal. Pero ang sarap nito guys, paglagyan talaga ng langka. Yung langka sa Pilipinas. Pag uwi namin, may awang Diyos, siguro mga by December this year, magbabakasyon kami doon sa Pilipinas. Magluluto ako ng yung pagkain na namimiss ko. Yung mga gulay, yung mga ginataang gulay, yung mga isda na sa Bisaya inununan. Kakain tayo doon sa atin. Malunggay. Ang daming malunggay sa Pilipinas. Dito wala. And meron dito espinakas. Spinach in English meron. Pero magluluto din, pero mas masarap talaga yung malunggay. Yung malunggay talaga mas masarap. Malunggay, tinapa, sa Bisaya, meron sa amin yung, kasi ang pangalan sa amin yung tinapanan, yung tulingan sa Bisaya, sa amin. Ang sarap yun, ilagay sa, ano, sa utan, sa pangalan yan sa Tagalog, yung utan Bisaya, yung dinimdim ata yan. Tapos lagyan ng tinapa, ay naku, ang sarap. Yan. Kunti na lang guys. Huwag kayong tatama rin tumingin sa akin. May na joke. Joke.
Okay, kakat ko na to guys, yung ano ko kasi parang mahaba-haba na yung video ko. Mamaya na naman ulit. Pakikita ko sa inyo kung paano ko gawa ng yung lagyan ng timpla. Yung ano ko. Yung chicken, yung fried chicken. Sana lang guys. Sana lang. Yan. Sana lang yung wrapper natin. May natirang konti. Pero mamaya ipiprito natin yan sa pagkatapos nito. Hindi na yan turon. Parang pritong saging na yan. Yan. Okay. Ito yung kinalabasan guys. Ilan siya lahat? 5. More or less 25 pieces of doron. Tamang-tama ito sa mga anak ko. Mamaya. Hindi ko prito mamaya pagkatapos ng ano. Ayan. Ayan. Ito. Konting natira guys. Pero mamaya ipiprito ko yan. Nang walang wrapper. Pwede naman. Yan. Ito yung Venice product. Ayan. Sarap yan. Tapos, maghinamala ko ng mga lumala ko ng kamay. Yung chicken na naman. Tapos ko na ito hinugasan, guys. Lagay ko lang sa bowl. Pasensya na po, maingay. Naghugas na ako ng kamay. Lagyan ko siya ng siya ng ito. Kalahati ng 4 cubes. Kalahati lang, huwag damihan. Yun. Kunting asin. Yung sa akin, tansya lang. Kunting yung aho. Yung aho. Yung sa atin ahos, pero dito aho granulado, yung powder siya. Tapos, lagyan ko siya ng konting curry. Yun, makikita nyo ba? Curry powder. Para mabango talaga siya. Konti lang. Huwag lang damihan. Kasi siguro ito nasa 1 kilo lang. Tapos, pimienta. Pimienta. Pimienta negra. Tapos lagyan ko siya ng aceite. Ayan. Yung aceite, oliva. Olives. Aceite to sa atin. Oil.
Yun. Tapos, kakamayin ko siya, guys, kasi masarap talaga pag kinamay. Ayan. Siguro, marinate ko siya ng mga isang oras. Pang aceite. Ang purpose naman ito, guys, parang ang result niya is parang juicy siya kung may aceite. Kaya yan, guys. Hinok ko muna. Dihar ko muna siya na mga 1 hour para manuot yung sarap niya. Tapos mamaya ko nalulutuin. Okay. Tama na siguro, guys, yung video ko kasi nasa 26 minutes na siguro yan. Mataas-taas na. Thanks, guys, for watching my channel. Hanggang sa susunod na naman na video. Thanks. Bye-bye.